Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa karangalan po ng mahal na ina at ni Santo Padre Pio, ngayong araw ng Sabado, Healing Day para po dito sa Pambansang Dambana, kayong lahat ng inyong mga intensyon ay ating ipinagdarasal, lalo na po yung mga may sakit. Special prayer intention po para sa healing ni Lana, ganun din po para sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit na naririto ngayon. Ganun din po yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming at yung mga nagpapadasal sa atin na mga may sakit, nagpapadasal ng kanilang mga personal na intensyon at paghiling kay Santo Padre Pio sa pamamagitan ng mahal na ina upang sila din ay gumaling sa kanilang mga karamdamang pangkatawan, pangisip at pangkaluluwa. Sama-sama po tayong magtiwala sa misang ito sa Panginoon na handang duminig sa ating mga pakiusap at panalangin sa pamamagitan ng mahal na ina at ni Santo Padre Pio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muna'y lumapit sa Diyos, pagsisihan ang ating mga kawalan ng tiwala sa Kanyang probidensya at pagmamahal na nagdala sa atin para tayo ay mawalan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Huyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos na kanilang mga ninuno.
Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Huyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipagiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kaniyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Sa Kanya mananatili ang aming pag-ibig lagi." Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay sumususuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautusay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan, sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan ko, pag-ibig kay David, ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo pong lahat. Si Cristo.
ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at iinumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung papaano sumisibol ang bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramdaman ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pag sumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago ko po ako magpahayag at magbahagi ng naging pagninilay ko sa mabuting balita ngayong umagang ito, nais ko muna po kayong i-welcome lahat ng naririto ngayon sa pambansang Dambana na alam natin na galing pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, and probably meron din na galing pa sa ibang bansa. Welcome po sa pambansang Dambana. Ganon din po, nais ko pong ipahayag ang ating pasasalamat at pagbati rin sa kahapon sa nag-donate po ng bahagi ng ating pagsusulisit para po sa chair sa ating Divine Mercy, ang Tita Pilar Malapad at ang Tita Ase ng San Jose, Batangas. Nagsadya po pa po sila dito para at ang kanyang kasamang pamangkin, no? At ilan pang mga kasamahan na nakikinig sa atin at sumusubaybay sa pamamagitan po ng Archdiocesan Evangelization Radio. Ngayong umagang ito, marami pong salamat sa inyong tulong. Malaking bagay po ito para sa mas maayos na paghahanda natin para po sa darating na kapistahan ni Santo Padre Pio. Bilang tao, madami tayong mga daladalang alalahanin sa buhay. Hindi po ako katulad ni Padre Pio na nakakabasa ng laman ng inyong isip at puso, pero pag tiningnan ko isa-isa ang inyong mga mata, ang inyong posture, at ang larawan ng inyong mukha, masasabi kong marami sa atin naririto ngayon ay maraming daladalang pains,
anxieties and worries sa buhay. Marahil ilan sa inyo ngayon ang nagpunta dito dahil sa pag-aalala sa inyong karamdaman. Nalaman kasi ninyo sa pamamagitan ng check-up sa doktor na meron kayong maluhang karamdaman. Marahil ang iba'y nag-aalala naman sa sakit ng anak o apo ninyo na ngayon ay inyong ipinagdarasal. At talaga namang nakakapag-alala ang bagay na iyan. Ang iba ay nag-aalala dahil hindi sigurado kung makakapasok sa susunod na semestre ang inyong anak dahil ubos na ang ipon at ubos na at sagad na ang gastusan. Makakapasa kaya kayo o ikaw sa board exam na inyong o na iyong pinaghandaan sa loob ng mahabang panahon? Anong mangyayari sa major operation that you have to undergo because of a serious medical problem? Kaya mo pa bang magsimula uli pagkatapos ng isang mahaba and failed relationship? Ang lahat ng ito ay marahil ay bahagi ng inyong alalahanin. Makakabayad kaya ikaw sa iyong utang na binigyan ka na ng deadline hanggang susunod na buwan lamang? Lahat ng ito ay dagdag sa inyong isipin, at alalahanin sa buhay. Pero ang tanong ko naman po ay ito, sa ginagawa mo bang yan, nag-aalala, nagwo-worry, nakatulong ba yan para masolusyunan ang iyong ipinag-aalala? Nabawasan ba ang iyong utang dahil nag-alala ka? Gumaling ka ba sa iyong sakit dahil nag-alala ka? Nagkapera ka ba dahil sa pag-aalala mo na baka walang pang tuition sa susunod na semester ang iyong anak? Nabawasan ba ang sakit na iyong nararamdaman dahil sa iyong major medical problem because of your worries and anxieties? Di ba hindi? Walang naitulong ang pag-alala sa inyo, sa inyong problema o sa inyong struggle ngayong mga panahon na ito. Kung hindi man, isa po ang sigurado ko na ito'y dumagdag pa sa inyong hirap at sakit. Ibig sabihin, ang nagpadagdag ng bigat ng ating dinadala ay yung ating pag-alala. Hindi makatulog, kung ano-anong pumapasok sa isip, hindi makakain, laging walang focus kapag kinakausap, nade-depress because of your too much worrying. Walang naitulong ang pag-aalala, hindi po ba? Alam yan po ng ating Panginoong Jesus, o ang bagay na yan ay alam ng ating Panginoong Jesus. Alam niya na ang pag-aalala ay walang maidudulot na maganda sa ating buhay. Kung kaya nga yan ang paalaala sa atin ng ating mabuting balita, kung nanamnamin natin ang kanyang sinasabi at ilalapat natin sa ating lingwahe o lingwaheng kolokyal, sinasabi sa atin ng Panginoong, ano ka ba naman? Meron bang naidagdag na kasiyahan o kapayapaan sa iyong kalooban? Ang ginagawa mong pag-aalala, di ba wala? Lalo pang dumagdag at lalo pang nagpalala ng inyong karamdaman o ng inyong daladalang bigat sa buhay. Kaya nga sa mabuting balita ay ito ang kanyang ipinapaalaala at pilit
na itinuturo sa atin. Totoong-totoo ang kanyang sinasabi sa ikalawang pagbasa. Ang ibon nga, ang halaman, hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-ani, ay nabubuhay. Tayo pa kaya na espesyal at mahal ng Diyos? Tayo pa kayang tao na nilikha niyang espesyal, na nilikha ng kanyang nilikha bilang katulad at kawangis niya, ang kanyang pabayaan? Yan ang kanyang sinasabi. Ang kailangan lamang natin ay tiwala and to be content with what we have. Ang problema kasi natin, mga kapatid, kung minsan, wala naman talaga tayong dapat ipag-alala. Ang problema, ang pag-alala ay bunga ng pagiging nating hindi satisfied sa kung ano ang ibinigay ng Diyos. Dinadagdagan natin. Ang ibinigay ng Diyos sa atin ay mahigit na lampas sa kalahati ng isang basong tubig. Gusto pa nating hingin ay yung puno, liglig at umaawas. At dahil doon, sa ating kawalang kakontentuhan, dumadagdag ang mga worries and anxieties natin sa buhay na kung tutuusin ay hindi naman nakakadagdag ng ating happiness, joy and peace sa buhay. Because of unsatisfaction, because of too much worry, because of too much preoccupation with non-essential sa buhay. Katulad ng aking sinasabi, kung minsan ang mga pag-aalala natin ay bunga ng ating paghahangad ng higit sa ibinigay ng Diyos sa atin. Nagdadagdag kasi tayo ng iba pang needs natin na ang end result ay worries and anxieties. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ipinapaalala sa atin na ang pag-aalala ay walang maidudulot na maganda sa ating buhay. It robs us of our opportunity to enjoy life and be happy. Ang sarap kaya nakasama natin ang ating pamilya. Ang sarap kaya nakasama ng ating mga kaibigan na tumatawa at naghahagalpakan, nagkakape habang may paboritang isinasawsaw at ini-enjoy lang ang buhay kung anong meron tayo ngayon. At ang pag-alala ay nagnanakaw ng kapayapaan ng ating puso at isip na pwedeng magdala sa atin sa malubhang kalungkutan at karamdaman. Hindi ito nakapagpapalago ng ating pakikipagrelasyon sa ating sarili, sa ating kapwa, at hudyat ito nang kawalan natin ang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga totoong-totoo, mga kapatid, ang sinasabi ni Padre Pio, pray, hope, and do not worry. Kasi kapag tayo'y nananalangin, lagi tayong umaasa. At kapag tayo'y umaasa, kailanman ay hindi tayo mag-aalala. Yun nga lamang, tumitigil na tayo doon sa hope. We pray, we hope, at inaalis natin yung don't and we worry. Tinatanggal natin yung don't na napakahalaga, sapagkat pag tayo ay nagtitiwala at umaasa, bunga ng pagdarasal, hindi tayo dapat mag-alala kasi bumubuo ito ng tiwala sa Diyos.
At kung tayo'y nagtitiwala at may pananampalataya sa Diyos, gaano man kadami at kabigat ang pasanin natin sa buhay, hindi kayang lamunin ito ang ating kapayapaan at kasiyahan sa puso dahil sa ating pagtitiwala. Bakit sa halip na tayo ay mag-alala, hindi natin subukang magtiwala at manatiling kalma sa buhay? Kalma lang. Nandyan si Lord. Hindi kayo papabayaan. Huwag nyo nang dagdagan ang mabigat nyo ng sitwasyon sa buhay. Maging masaya tayo palagi. Huwag tayong magpaka-stress. Dahil ito'y makakadagdag ng ating burden na dinadala ngayon. Lagi po tayong maging mapayapa at maging masaya sa ating puso, sa ating pagtitiwala. Sapagkat ang sino mang nagtitiwala ay laging may saya at kapayapaan sa kanyang puso. At hindi lamang ito, sa hindi natin pag-aalala, pinapatunayan natin sa Diyos na tayo ay may tiwala sa Kanya. Dahilan para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Worry less. Pray more. Hope more. And trust more. And your life will be more happy and satisfied. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kalitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kamanalan, kaya't sa pagitan na iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigti isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasa na ito, sa pag-ibig ng mga nalang mo, kapasabi ang kawaian mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ng tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, dito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh,
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang nariritoy makikipagdiwang
ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyo sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Darating na August 31 ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil. Kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ika-4, bukas po, araw ng Linggo, ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Pagkatapos po ng misa ay isasagawa natin ang healing liturgy. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa Atin po ngayong isasagawa ang pagbabasbas ng mga may sakit at ang liturhiya ng pagpapagaling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Atin po ngayong ipapasok ang relikya ni Santo Padre Pio para po sa lahat ng mga may sakit at lahat ng mga nananalangin para sa mga may sakit. Ang
Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpapagaling ng may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na liturhiya, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Atin po ngayong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Maari po nating banggitin ng tahimik ang ating mga kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ngayon po ay ating babasbasan at ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Iyuyuko niyo po ang inyong mga ulo habang hinihiling ang kagalingan sa pamamagitan ng pagbabasbas ni Santo Padre, ng relikya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan at pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay ating babasbasan ang lahat ng mga may sakit kasama ng pagbabasbas natin sa gamit sa pananalangin at mga rosas na inyong iaalay kay Santo Padre Pio. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa lahat ng mga may sakit at sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas at iba pa na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Adepin.